So yun mga tropa, mag-abunong kami ngayon. Maglagay kami ng pampataba. Yun, at time check tayo ay alas 6:20 ng aga. So yun, ang gamit namin ng mataba mga tropa ay dalawang klase ng pampataba. 2100 at urea. Yun, sulpato at saka urea yung gamit namin. Yun, at ang tatlo lakad na papayo namin ito, tatlong dilata sa isang container. Tapos ito nawin namin at saka ibinyag sa puno ng kalabasa. So yan mga katropa, no? Paalala lang, yung pagbinyag kasi yan, hindi umunga basain yung talbos. Kailangan natin mag-ingat para hindi umatay yung kalabasa. Siguraduhin natin na sa puno talaga yung bagsak ng tubig natin. Yun, at sa isang buo pala mga katropa, yung paglagay natin ng pampataba ay isang lata ng sardinas. Yan ang lagay natin. At saka iwasan rin natin yung matalsikan yung gilid ng mga dahon niya dahil medyo mainit na yun ang panahon at mainit yun ang pampataba. Susunugin yan. Yun. At habang nag-iikot ako sa lagay na pampataba, ay tingnan din natin yung dahon. Baka may kainan ng uod. At check na natin yung mga paligid niya. Baka may mga isti. Number one yan, yung tipaklong. Yan ang isang kakain sa dahon ng kalabasa at talbos. Nang mamatay yung kalabasa natin. So marami kang nakita na na kainan ng uod. So kailangan na namin yan na isprayan mamayang hapon. Tapos naman yung lagay ng pampataba, kailangan namin mag-spray na. Yan ang unang paraan para maiwasan natin yung sira ng dahon ng kalabasa. No? At sa mga kagrim, mga ka-farm, no? Unang basal pa lang namin ito. Hindi masyadong siyang pasang na na paglagay ng pampataba, kundi ng dahon, paangat. Yan yung tips na natin, yan na unang yung kalagay natin pataba. Siguro by next week, lagyan natin ng marami-rami na pagka medyo umangat na yung dahon niya at lumaki na yung mga puno niya. Kasi pagka nilagyan natin agad ng maraming pampataba, susunugin ng abuno yan, yung ugat niya at o kanyang puno. So iwasan rin natin yan, matamaan yung puno. Siguro yung distansya natin ay inches yung distansya natin para maiwasan natin yung matamaan yung puno ng kalabasa, no? Yan, at shout out sa lahat ng mga OFW, Ma'am Inday Jean Adiduya, shout out sa iyo dyan, at sa lahat ng mga followers natin at subscribers, mga nanonood na yon. So ito na, unang basal namin sa kalabasa. So, hindi natin nagamitan ng ng ibang calcium dahil maliit pa naman siya. Bali, nakabili naman pala tayo ng pampataba, dalawang sako lang mga katropa, dahil medyo bata pa naman siya at saka kunti lang naman yung gamitin ito. Siguro hindi aabot siya ng 15 kilo yung mga gamit ito, dahil sa isang tub ang malalagyan nito ay 90 na butas ng kalabasa yung malagyan ng pampataba sa isang tub yan, sa isang galon. So yun, at shout out na pala kay Agritech Mix TV and Agri and Adventures at sa Team Leonians. Yun, may maraming salamat sa inyong suporta. So ito na yun, at saka mga katropa, bago ko tapusin yung vlog natin ngayon, may maraming salamat na pala sa inyo.
nagdagan yung subscribers natin sa mga new subscribers. Thank you so much sa inyong suporta. Yun. At sa unang episode natin, ito yung tips natin na iwasan natin yung mamatay yung kalabasa at masira yung talbos niya. So ingatan natin yung pampataba nga hindi matalsikan. Yan ang pangunang tips. At iwasan natin yung matamaan yung puno niya. At iwasan natin maglagay ng maraming pampataba na sobra-sobra basta sa pangunang basal. So parang pangalawang basal, baka dagdagan natin niya ng pampataba na naman. Sa ngayon, yung gamit natin ay 2100 at urea. Yung gamit natin, halo yan. Bali, tatlong lagayan ng sardinas, tutunawin yan. Tapos isang galon na tubig yung lalagyan natin. Yung malalagyan yan sa isang galon na tubig ay 90 kabutas yung malalagyan niya. So, yun. Maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong suporta.